Ito yung pancake. Nilagyan ko na ng hoisin sauce. Nasa ito, tutok mo rin ito. Ito yung crispy na balat niya. Lagyan nyo na. May meat, yung meat niya sa ilalim. Crispy na balat. Ayan. Tapos, sa inyo kung gusto nyo mong lagyan ng, kaya nyo lagyan ng cucumber o leeks. Kasi yun lang, mamali yung ano ng Peking Duck. Yan. Yan. Sa akin ganyan ako mag-ano na. Yan. Tapos, sobrang dami ng ginagay ko. Hello, guys. So, hello mga katukayo. So, ayan nga, dito kayo mag-asawa. Natapos na yung pag-iwa ko kasi matagal na rin ako nilang-iwa ng duck. Itatry natin kung paano kumain ng Peking Duck. Kasi ito, may sponsor kami. Ito yung wine namin. Hindi naman yung sponsor. Binili ni Arnold yan sa labas. Fetisher na lang tayo sa baso. Birthday kasi nasa asawa ko mamaya. Celebrate namin ng bago mag-12. Yung ano, yung pancake ako ang nag-steam. Kaya parang sa blind. Hindi ko na kasi pina-steam. Wala kaming handa. Ito lang yung sakto lang. Pero okay lang to, kahit ganito lang kami. Masaya na ako basta't magkasama kami. Sa hirap at kita. Hindi masyado crispy yung balat. Kasi ano eh. Pero okay lang kasi kanina ko pa ito tinake away. Eh. Ganito guess, guys, kapag ano. Nag-ugas kami na kamay. Pagkakain kayo ng Peking Duck. Lagyan nyo ng leek shredded, tapos cucumber. Ayan. Tapos i-roll nyo. Huwag kayo mag-ala kahit di ako mag-ugas ng kamay. No. Tapos yung meat nyo sa ilalim. Huwag ko. Ang sarap. Parang leek chun na sa atin. Ang sarap ng sauce. Ang sarap pala. Alam mo ba? Guys, masarap ang Peking Duck na huami. Kaso nga lang, yung asawa ko na naghiwa. Sinubukan niya maghiwa. Kaya ako din naghiwa. Almost ano na. Almost 3 years na siguro. Kaya sa Abu Dhabi ako, nakasin din ako sa Peking Duck. Ay, lagyan mo ng ano, hoisin sauce. Ito, hoisin sauce. Pag umorder ka sa huami, Peking Duck, pag dalawang tao, okay na. Ang sarap. Gusto ko yung sauce nila. The best. The best ang sauce nila. Kahit kapag mag-solo ka lang kakain ka nito, okay na eh. Solve na, no? Pwede. Tapos kaya lang, pag kumakain ka nito, kailangan sasamahan mo na rin ng wine. Ng, to, ano, ng wine. Maputi yung ano niya, yung smell niya. Yung asawa ko, akala mo, maalam sa wine eh. Ayan. Sarap din, no? Kahit mura lang, ha? Ano to yung Sauvignon Blanc, Clerk's Road. It's a New Zealand wine. Minsan kapag umorder yung guest sa amin, ng Peking Duck, nagtatanong sila kung paano gawin, paano kainin, paano kainin ito. Simple lang naman. Kung ano yung pancake, at yun yung cucumber. Huwag mag-ano ka na sauce. Sauce. Tulog yung anak namin kasi ano. Kuya, san sauce nila, sarap, the best. Pancake. Ito yung signature dish sa amin, sa pinagkatrabahoan ko. Maraming guests ang bumibili nito. Proti yung amoy niya. Kaya, Arnold, sarap na sarap eh. Ito naman,
Then lalagyan ito siguro para mawala yung lamsa, no? So, ang ganda kasi yung ano, lasa ng lamsa, yung lasa ng mix, tsaka ano. Ng cucumber, pag pinagsama. Makain ba si Princess ng Peking Duck? Mm-hmm. Tapos yung balat, parang ano na ito, lechon! Ilang days nga nila ito yung inaano bago nila gawin yung ganito? Dinadrive kasi yan. Ilang araw nila, ilang oras nila dinadrive? Sa amin, sabi-sabi na yan. Kasi sa Shangri na kasi 36 hours na nga nila. Kaya, meron makita pag dinrive mo siya mga 2 to 3 days. Ayun ko nga, dryer ito sa amin. 72 hours. Kaya yung aroma niya dumilisit sa balat. Maganda kasi yung duck pag totally dry na dry. Gusto niya dry and dry para pag niluto mo siya, crispy. At saka, nahiwalay yung ano niya. Pero yung loob niya, juicy. Mm-hmm. Kasi yung marinization niya maganda. Galing nga nung gumagawa na ito sa atin. Ang sarap. Marami na nasarap pa dito sa Peking Duck natin. Kasi kakaibad siya. Tsaka hindi siya malansa. Dati hindi ako kumakain ng Peking ng duck. Kasi nalalansahan ako. Pero ito, hindi mo siya maano para kumakain. Kasi lumalang siya doon dahil ano? Hindi. Yan yung silang types na type spice ng mga seasoning. Hindi ko malasahan na duck pala siya. Type spice yung... Ano lang, parang feeling ko kumakain lang ako ng chicken. Ganun. Tsaka yung iniwan ng cucumber na dito malaki. Kasi mga cucumber dito yan. Malaki yung cucumber dito. Tawag nyo ng telegraph. Malalaki. Kaya yung mga iwan nyo din ako. Okay naman, maliliit lang. Ito yung content namin for tonight. Oo, nag-dinner na kami sa ano. Huami. Kaya guys, kung gusto nyo makatikim na masarap na Peking Duck, pumunta lang kayo ng Sky City sa Huami. Malapit lang yun, Sam. Saan ba sa malapit yung Sky City ang Huami? Federal Street. Kung gusto nyo matry ang Peking Duck. So just now, The best. Minsan may guest na nag-aano kung ilang course yung ano yung pagsaserve ng Peking Duck. Kasi nga daw, may nagsabi sa akin na sa ibang Chinese restaurant daw, kapag order ng Peking Duck, may soup. Kasi yung soup neto pwedeng gawin, yung bone neto pwedeng gawin soup. Eh, sa Huami, hindi kami nagaganon. Kapag umorder ka lang ng Peking Duck, as in Peking Duck, Peking Duck talaga, no bone. Wala siyang, boneless siya. Pero pwede sila mag-request ng bone? Pwede ka rin mag-request. Kaso nga lang. May additional charge? May additional charge. Pero masarap yung ano. Hindi ko pa natatry yung soup nito. Pero natry ko yung ano, salt and pepper. Masarap ang duck soup. Favorite ko yung ano yung... Pepper na ano? Salt and pepper. Grabe. Panalit yun. Amazing. Nabusog na ako. Pag ganito lang pala in order mo, mabubusog ka agad.
So ayan nga guys. Ibang guest, Peking Duck lang ino. Kahit Peking Duck. Tsaka yung pagkain namin sa pinatrabahuan ko. Good for two person. Oh, sarap guys. Ka. Grabe. Ang sarap. Ito pwede sa asawa ko. Ito lang nga nga. Ako kasi, nagsibig ko yung... Pero sa mga? Kami kasi rin dito ng birthday ko. Kasawa ka na kayo sa kanya. Ang kanya. Kumbaga more on family. Alam ba kung kailan ako tumatanda, feeling ko mas masarap yung sa bahay lang. Mas nare-relax ako. Happy Peking Duck lang guys. Lusog na kami. Meron pa letra. Okay guys. See you next time. Thank you for watching, and kung bago pa lang kayo sa amin channel, don't forget to hit the notification bell and never miss our video. Like the video and subscribe. Bye mga katukayo. See you next time. Thank you for watching. Shooting. Bye bye. Bye bye. Thank you.